Magandang araw at magandang buhay mga Curb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. Siyempre, nandito tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Dito yan sa MM Cruz Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawe, Bulacan. Ayan. So, ang iba bike check natin mga Curb. Napakaganda nito mga Curb. At ikaw kung naghahanap ka ng mountain bike na tamang-tama sa iyo. Ayan, hindi tinipid sa pyesa pero hindi ganon kabigat sa bulsa. Ito ang para sa iyo, Pro Max Herbert MTB. Ayan, so bago ko simulan ng bike check mga Herb, gusto ko lang magpakilala sa bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. Ayan, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe, siyempre, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. So, ano pang hinihintay natin mga Herb? Ang ganda nitong mountain bike nito mga Herb. Pro Max Herbert, tara, samahan nyo ako bike check-in to. So, ano mga Curb, simulan natin ang bike check. Siyempre, nitong Pro Max Herbert. Ayan, sisimulan natin ang bike check, siyempre, sa kanyang bigat. Ayan, so, ang timbang nito mga Curb is 14.8 kilogram. Ayan, so, nasa bracket pa rin siya ng isang built bike. Basta mga Curb, built bikes, hindi lalayo at hindi bababa sa 14.5 kilogram ang isang mountain bike. So maraming factor mga Curb kung bakit umaabot yung ganung kabigat syempre sa built bikes. Ayan. So dito naman sa frame niya mga Curb, ang size ng ating frame ay size 16. So ang 16 lang naman dito mga Curb ay itong seat tube. Pero tamang-tama ito sa mga maliliit na tao kasi naka-bend yung kanyang top tube. So una ko nakita kagad dito, akala ko extra small ang frame. Hindi pala, small lang pala mga Curb. Kasi ang baba nito. So palagay ko pwedeng gumamit ang mga maliliit na babae dito at maliliit na lalaki kasi hindi sasayad sa kanilang singit itong top tube. Yan, 27.5 ang ating bike check na mountain bike. At 2-tone ang frame natin mga Curb. Kung nakikita nyo, meron tayo dito yung orange and then black. Parehas yan na glossy. Glossy orange, glossy black, and glossy orange doon. At kung mapapansin nyo mga Curb, ang ating brand ay Pro Max decals. Halos pag kinapa mo to, akalain mo sticker siya na parang ano, ang galing o, reflectorized. Ang ganda ng pagkaka Pro Max niya. Kitang kita to sa malayo. And then the rest mga Curb, yung Pro Max dito, ride without limitation, parang familiar sa akin yung ride without limitation na yun mga Curb. Parang sa mountain peak yata yun ha. Yan, hindi ko malaman tandaan mga Curb. Pero nabasa ko na yung ride without limitation na yan. Yan. At syempre, agile ride geometry, lahat yan ay water decals. Pagdating dito sa Herbert, water decals pa rin yan. Herbert Mountain Race 1 high-end frame water decals pa rin yun. O, diba? Ang ganda. May nakasulat dito mga Curb. 27.5 small. 6061 aluminum alloy. Gawa ang ating frame. Panalo. Ang ganda. Papansin nyo mga Curb dito sa ating seat stay. Dire-diretso siya dito. At dito nagkaroon ng dugtungan sa ating seat tube. Ayan, no, may maraming uod ng pagkaka-welding dito saka dito. Dito naman marami ring uod ng pagkaka-welding. Medyo maalikabok lang mga Curb. Dito maroon ganun pa rin. Maraming uod ng pagkaka-welding. So hindi naman building pa sa akin kung yaan ay smooth welding or hindi. Ayan, basta maalaga ka sa isang gamit, magandang tingnan yan. Ayan, ah. At dito meron tayo ditong internal cabling, isa. Tapos, isa pa rin dito sa kabila. So, tig-isa sila. At, syempre, isang external. Ito, sigurado ko,
preno sa likod. Etong nakikita natin dito na internal dito sa magkabila, FD yan saka RD. So, dalawa yung pumasok kaya dalawa yung lumabas. Ayan, dito yung isa. Ayan, nakikita nyo? At syempre dito yung isa. Uy, maganda yung kanyang cable dito sa may bandang chainstay kasi hindi cable ang nakalagay. Yung housing ang nakalagay. Ingatan nyo lang tong clip kasi natatanggal. I suggest, wow, English, nosebleed tayo doon. I suggest use cable ties, yung black na cable ties dyan para siguradong hindi siya matatanggal. At nandito na rin naman tayo sa chainstay, malapad to. Medyo may konting bend ng konti, may curve siya. Yan. At ang luwag ng space ng ating seat stay saka ng ating chainstay. Parehas yan. Ito. Meron siyang bridge. Ayan, may bridge yung ating chainstay saka, uy, wala palang bridge to. Ang nagsilbing bridge, mga ka-herb, ay itong seat tube na ka-welding sa ating seat stay. Ayan, medyo dumidigay tayo. At syempre, napapalitan ng ating dropout. Ito. Ayan. So, mas maganda, mga ka-herb, palagi kayo magdadala ng dropout kapag kayo ay magbabiyahe. At itong herb, may banda dito sa top tube, medyo bend ng konti. Konti lang naman mga herb, bend ng konti. At ang lapad niyan, pag tinignan mo rito. So mukha siyang mamahalin. Ayan, mahal talaga ngayon. Di ba? Mahal ang gasolina, kaya magbike na lang tayo. At may syempre may logo dito ng Promax. Tapered ang ating head tube. Nakita niyo naman na ang sukat niyan ay 110 millimeter ang haba, integrated ang ating headset. Ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork. Ang suspension fork niya, mga ka-herb, ito, alloy ito. Itong crown, baka lang arc, baka lang lower. Ang tatak, sticker niya may Promax dito, mga ka-herb. Ayan. Tapos yung stanchion niya, mga ka-herb, is 100 millimeter. Sinukat ko yan na may rubber indicator ng sag. Ito. Ayan, pwede na sa akin hanggang dito. Huwag lang kayo lalagpas ng kalahati. Medyo delikado na yun para sa akin. Ayan, hanggang 50% lang maximum para sa akin yung mga curve, ha? At may manual lockout, close open lang yan. At sa kabila ay preload. Ayan, pihit-pihit din pag may time. Okay, at tinang natin ang steerer tube. Ang steerer tube niya, mga curve, malinaw na malinaw. Straight ang steerer tube niya kasi meron tayong nakikita dito. Adaptor. Ayan, okay, kitang-kita mga ka-herb. Walang daya. Natural na natural. Walang halong kemikal. At ang ating hubs, mga ka-herb, walang tatak yan. Ayan, wala siyang tatak pero made of aluminum. Alloy ang ating hubs na ball bearing type. Ayan, mga ka-herb. Basta rubber. Ito, ball bearing yan sigurado. O, diba? Sinilip eh, no? Quick release tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tama ba tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, 36 holes. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mga curves, sa intro, may factor bakit umaabot ng 15 kilogram ang ating mountain bike. So, ito yon isa sa factor. Kasi, 18 at ilan na yon? Nakalimutan na natin. Ayan. 36 ang ating spokes. So, medyo mabigat kasi bakal to. Bakal ang ating spokes. At ang ating aluminum alloy na double wall ay may sticker na Promax. So, probably 25 millimeter ang lapad ng ating rims. At ang gulong natin ay Chaoyang. Chaoching chong yao 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 chao chao chao. Na gum wall. Na ang sukat ay 27.5 by 2.10. O, di ba? At ang knobs natin, maliliit. Mga pototoy ang ating knobs na dikit-dikit. Ayan, ayaw nila maghiwa-hiwalay. Close sila. Ayan, ganun pa rin dito. Knobs na dikit-dikit. 27.5 by 2.10 na gulong na gawa ng Chaoyang. Promax na double wall aluminum alloy. Bakal na spokes. Probably, 36 din yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, 36 pieces na bakal na spokes. Aluminum alloy na hubs.
Ayan, medyo maalikabok lang. Wala pa rin tatak yan, mga kerp. Wala pa rin tatak yan. Quick release ang ating abs. At dito tayo ngayon sa cogs. Silipin natin ang cogs. Sunshine Zay ang ating cogs. Yan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Speed. Panalo. Ang dami nito. 11 to... Dan 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 dan. Biglang gano'n, may sound effect pa. 46. 11 to 46. Panalo to, mga kerp, lalo sa akyatan. Yan, panalo. Kasi may panglaban ka rito. Yung crankset niya ay SLM laser na Sulane. Aluminum alloy ang crank arm, 170mm hollow tech. Yan, panalo. Kita nyo naman, mga kerp. Oh. Removable chainring, apat. Ito pa kagandaan nito, mga kerp. Alloy ang ating chainring sa ano yung 36 o 38 teeth. Ito. Tapos yung nasa likod na 24 teeth bakal. Yan. At na 104 PCD. Yan. Kerp, kagaya ng sinabi ko sa inyo, naka 12 speed ka tapos naka 2 speed ka sa harap. Ang sarap sa ahon nito, panalo, mga kerp. Isipin mo, gagamit ka ng chainring na 24. Eterno po sa 46. Diba? Ang gaang nun, panalo to, mga kerp. Sisiw sa'yo ang ahunan. Oo, oh, ang sarap nito. Makakaranas din tayo niyan. At ang RD natin, yan. Ang RD natin ay Senza RX-12. Yan, oh. Ang laki nito, mga kerp. Ang haba. Ang pulley niya ay oversized plastic. Ito pang isang pulley niya ay oversized pa rin. Plastic din to, mga kerp. Panalo. Ang ganda nito. Ang kadena ay YBN. Na, ayan, YBN nga, mga kerp. Na 20H. May nakalagay na 20H. Pero 12 speed. Nakalagay na siya ito, 12 speed. Yan. Panalo. Ang ganda. Ang FD niya, FD ay RX din. Sensor rin to, mga kerp, na clamp type. Ayan. Oh, medyo may alikabok nga lang, mga kerp. Oh, di ba? At ang ating seat clamp ay alloy. Seat post, alloy, made by Promax na naka-setback siya, mga kerp. Kitang-kita niya naman. Ito yung mga nakikita natin, mga aftermarket na seat post, yung mga may setback. Tapos ang pedal niya ay hard plastic, matigas to. Ball bearing, yan, napakadaling mag-maintain niya, mga kerp. Matibay yan. Upuan natin, Promax na matulis. Yan. At syempre, ito yung iwa. Yan, so dyan sisingaw yung utot mo. Yan, makitid lang to para siyang spaceship, oh, mga kerp. Ang haba, oh. Uingat ka, baka matuso ka nito. Yan, medyo matigas ang ating foam na manifest. Yan, ano lang to, maliit. Maliit lang. Ang handlebar natin ay made from bakal na may tatak pa rin na Promax. 720mm, yan, may kahabaan. At negative stem or kamao stem na Promax. So, ang pangit tingnan nito pag binaligtad natin. Feng Tai na top cap, aluminum alloy. Spacer na 10mm at 5mm. Tapos yung dust cap niya ay alloy pa rin, mga kerp. Nasa 15mm ito. Yan. At dito tayo ngayon sa grip. Yung grip niya, mga kerp, ay gomang-goma. Matigas. Pati sa kabila. At ang ating hydraulic brakes, ay yung lever niya ay simmers. Ang lambot, mga kerp. Ito yung may adjuster ng ano eh. Yung lumalapit yung ito. Pag pinihit mo ito pasikip, lalapit yung lever mo dyan. Ayan. Oh. Para konting kalabit mo lang, kapit na kagad yung preno. Diba? At syempre, ang ating shifter ay walang indicator. Push-pull to. Ayan, push-pull. Ganda. Sensor rin niya, mga kerp, na RX-12. Sa kabila, ganun pa rin sensa na RX-12. Kasi, ano sila, terno yan. Push and pull pa rin yung ating shifter. Yeah. So, yun ang gusto ko sa shifter. Push and pull. Kasi yung akin, push-push lang. So, ang hirap. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Since baka lang ating lower, naka-IS mount ang ating simmers. Ito yata, mga kerp, yung napapalitan yung brake pad. Ayan. So, tatanggalin mo lang tong clip, mapapalitan mo na o matasanggalan o maseservice mo na yung brake pad mo.
Hindi mo na kailangan tanggalin yung buong caliper. At 160mm na rotor, yung pangkaraniwang design na nakikita natin. At syempre sa kabila, naka-post mount na simmers. Ayan. Medyo mahirap nga lang baklasin, nakaharang tong seat stay natin. Tatama. So medyo mahirap ng kaunti. At ganoon pa rin, 160mm na rotor na may night na tatak. Ito yung kabila ng ating crank arm. Solane SLM. Yung SL siguro meaning is Solane. Yung M is mountain bike. Nanghula tayo, no? Oh, di ba? Siyempre, meron tayong lagyanan ng malamig na inumin dito sa ating down tube. Ayan. So, palagay ko, wala na ako nakakalimutan dito. Sulyapan uli natin to. Panalo to, mga curb. Ang ganda. So, ayan, mga curb, ang ating bike check video. Siyempre, ng Promax Herbert. Ayan, dito sa MM Cross Bicycle Trading. So, 2x12. So, meron kang pagpipilian na 24-speed na hydraulic brakes. Ang ganda nito, mga curb. Hollowtech pa ang crank arm or crank set, di ba? O, dito na lang. Tayo sa Promax PM50. Ang nagkakalaga to ng 15,000 pesos. Dito yan sa MM Cross Bicycle Trading. So, marami pa sila rito binibentang bike. So, ayan o. Pipili ka na lang. May mga parts din sila rito. Yan. So, ilalagay ko na lang sa description ang kanilang contact number, Facebook link, at Google Map para sa mga gustong mag-avail ng ating binag-check na Herbert Promax Herbert. Ilalagay ko na rin yung kanilang link sa Lazada or Shopee. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga Herb. Maraming salamat. 11,000 na tayo. Road to 12,000. Maraming salamat sa mga ating subscribers dyan. At sa mga magsusubscribe, advance, thank you. Hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.